Ngayon pala darating ang pinsan ko, muntik ko nang makalimutan. Kaya sa huli ay nagpaalam na lang akong sisonduan na lang muna ito sa airport. Gusto pa sana akong samahan ni Anthony, but I refused. Huwag na. Nakakahiya naman kay Maalia, tukoy ko sa aming planner, na nagpatiuna na sa pagpasok ng simbahan. Mukhang kilala yata nito ang priest dito. Hindi naman magandang bigla na lang kaming aalis, at iiwan siya rito. Nakakahiya at alam kong abala rin ito sa iba pa niyang mga kliyente. I kissed Anthony on his cheek, at tuluyan nang nagpaalam. Lumipas pa ang mga araw. Scott was enjoying the country and its people. He already met and made some friends. Natutuwa naman ako para sa aking pinsan. One night I was combing my short hair in front of the large mirror, ay naisip kong buksan ang isang box na pinaglalagyan ko ng ilang alahas. Marahan kong binuksan ang cabinet ng aking tukador at nahanap iyon doon. Kinuha ko ito at binuksan. My heart started to pound a little bit faster than its usual rhythm. Kasabay nito ang unti-unti ring pagsakit ng aking puso. Una kong nahanap ang pinakamatagal ko ng charm bracelet. Noon, before everything happened, ay palagi ko na itong suot-suot, since I was 16. Ito yata ang kauna-unahang naging regalo sa akin ni Hector, sumunod iyong kwintas na binigay niya sa akin, noong mag-asawa na kami. And then our wedding ring. I smiled bitterly. Mariin kong ipinikit ang mga mata. Maybe we're just really not meant for each other. Madami na kaming pinagdaanan, ngunit sa huli ay nasisira pa rin at nawawasak. Nawasak ng nakaraan. Siguro dahil una pa lang ay pinipigilan na talaga kami ng tadhana. At isa pa, inubos na ako ni Hector. Wala na akong pagpapatawad na maibibigay pa sa kanya. I already thought of filing a case against him and his friends. Ngunit sa huli ay pinili ko pa rin manahimik. Ayos na ako noong habang buhay na manatili abroad. Kasama sila auntie at hindi na muling tatapak pa rito. I didn't want to see him again. Gusto ko na lang siyang kalimutan. At ibaon sa limot lahat ng alaala namin. Lahat ng sakit. Ngunit nasaan ako ngayon? Narito at mukhang muli kaming pinagtatagpo. Madalas nga talagang mapaglaro ang tadhana. At sa ngayon ay hindi ko ito maintindihan. Kinuha ko ang aking cellphone, at hinanap sa phonebook ang numero ng kanyang secretary. I know it's already evening, ngunit hindi pa naman ganoon ka-late. So I click the call button, at naghintay ng ilang ring bago may sumagot mula sa kabilang linya. Hello, Tanya, banggit ko sa pangalan nito. Ilang sandali pang walang sagot. From the other line, nang makarinig ako ng pagsinghap. Ma'am Andrea. I sighed. Yes, I called to set a schedule for a meeting with your boss, formal kong pagpapalam dito. Nasensed ko ang halos pagkakataranta nito sa kabilang linya. Kumunot ang noo ko. Yes ma'am, sure. Now I can clearly hear the excitement in her voice. Pinagmamasdan ko lang si Carla habang sarap na sarap ito sa kinakain niyang isang Filipino dish. Nagangat siya ng tingin sa akin nang mapansing nakatingin lang ako sa kanya habang sumisimsim dito sa aking tea. She made a face. Natawa na lang ako. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung boses ng isang lalaki na sumagot sa tawag ko sa iyo. Andrea, huwag mo na nga ipaalala, sumimangot siya. Natawa akong muli. Sino ba yun? I can't help it but tease her. Tinutukoy ko yung lalaking sumagot sa tawag ko sa kanya noong gabi ng charity gala. Hindi na kasi kami halos nagkita doon sa event dahil sa mga nangyari. Kaya tinawagan ko na lang siya noong makauwi ako. Basta, naningkit ang mga mata niya sa akin. Natawa na lang akong muli, may hint na ako kung sino yun. Siguro ay hindi pa lang talaga siya komportableng sabihin o aminin. Suot ang isang black corporate dress, ay pumunta ako sa unang palapag ng office building ni Hector. Patungo sa kanyang opisina, ay hindi ko inasahang makasalubong ang isang tao. Andrea, Zeke, Hector, longtime friend recognized me. Nahinto ako sa paglalakad at hinarap siya. Hindi ko nakakalimutang kasabwat sila ni Hector sa nangyaring pangangidnap sa akin noon. Zeke, formal kong pagkilala rito. Pupuntahan mo ba si Hector? He asked. Bahagyang kumunot ang noo ko, ngunit napatungo na rin. He nodded too.
May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat at nilahad sa akin. It was a calling card na alam kong sa kanya. Kumunot ang noo ko. Walang kasalanan si Hector sa nangyari, Andrea. He's innocent. Katulad mo ay naging biktima lang din siya ng kalokohan namin noon, he sighed. I hope we could talk more about this matter. Call me. Aasahan kong pauunlakan mo ako. And by that he left. Wala sa sariling napatingin akong muli sa iniwan niyang calling card. Sumanghap ako at nagpatuloy na sa opisina ni Hector. Nasa loob na si Sir, Ma'am, nakangiting bati sa akin ni Tanya. Sa tabi niya ay si Edgar na nanatili lang seryoso. Tumango ako, pumasok na sa pinagbuksan nilang pintuan. Good morning, agad na bungad sa akin ni Hector, the moment I entered his office. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair, at unti-unting humakbang palapit sa akin. My heartbeat doubled its rhythm. So, what brought you here again this time, Anya? Marahan akong sumanghap, at tinatagan ang loob para maharap siya ng maayos. I was about to speak nang maunahan niya. If this is about the annulment, then you know my answer. No, mariin niyang sinabi. I sighed at bahagya siyang inilingan. I can pursue the annulment alone, Hector. But of course alam nating kapag ginawa ko yun, ay mauungkat ang mga nagawa mo sa akin noon, matapang kung saan. He smiled with no hint of happiness. Bakit ba gustong gusto mo ng annulment na ito, ha? I looked away for a while. Tapos ay buntong hininga muli siyang binalingan. Magpapakasal akong muli, Hector. What the? Napasinghap ako sa pagmumura niya. Para bang hindi katanggap-tanggap ang narinig niya mula sa akin. What? Nakangisi siyang umiling. Hindi makapaniwala. Say it again. Matalim ko siyang tinitigan. Magpapakasal akong muli sa isang lalaking malayo sa iyo, Hector. Sa lalaking alam kong hinding-hindi ako sasaktan, kagaya ng pananakit mo sa akin noon. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga sinabi ko. Nag-iwas ako ng tingin. I can't stand the pain that was showing in his eyes. Tinawag ko ang kanyang secret area nang nasa labas lamang. I told her na tapos na kaming mag-usap nang halos natutulala niyang boss. Lumabas ako sa opisina nito and was escorted by his assistant hanggang sa makalabas ng matayog na building. Kalagitnaan ng gabi nang makatanggap ako ng tawag mula kay Carla. Kumikab pa ako nang sinagot ito. Hello, Andrea. Oh my God. Si Hector na papaaway rito sa bar. Napabangon ako sa kama. Biglang nawala ang antok ko. Nakalimutan ko nang tanungin ito kung ano ang ginagawa niya doon sa bar, gayong gabing gabi na at buntis pa siya. Ano? Nagmamadali na akong nagbihis, at kinuha ang susi ng sasakyan. Pagkatapos ay lumabas na ng kwarto, pababa sa unang palapag ng bahay at palabas pa sa garahe. He's so drunk. Ani Carla mula sa kabilang linya. Saan ba yan? Halos mataranta na akong ini-start ang sasakyan. Wala ba siyang kasama? I don't think may kasama siya. He's alone, my friend answered. Mabilis akong nakarating sa lugar. Agad akong inatake ng ingay ng music, at amoy ng pinaghalong alak at usok ng sigarilyo. I don't really get why people loves going to this kind of place. For me this is just suffocating. I called Carla again ngunit nakaalis na raw siya sa lugar. Pinayuhan ko na lang mag-ingat ito pauwi, at magpahinga na. Labis akong nag-aalala para sa kalagayan niya, at sa baby sa kanyang tiyan. Halos nalibot ko na ang buong lugar, ngunit wala akong nakitang Hector. Pigo akong bumalik sa may parking, kung saan ko iniwan ang sasakyan. Patungo na sana ako doon, nang makarinig na parang may nabasag kung saan. Nilingon ko ang direksyon noon, at unti-unting naglakad patungo doon. Napatikip na lamang ako sa bibig, nang makita si Hector na halos humandusay sa tabi ng isang sasakyan. My heart immediately ached upon seeing his state. May mga mancha ng dugo ang kanyang puting polo long sleeve. May pasa rin siya sa mukha, at may sugat ang kanyang labi. May nabasag na bote sa kanyang harapan, at mukhang ito yung narinig kong nabasag kanina. Hector, marahan akong lumuhad sa kanyang harapan. Nararamdaman ko ang mga luhang nagbabadyang tumulo. It hurts me so much seeing him this way. Nagangat siya ng tingin sa akin. His forehead freezing a bit, Andrea. Para pa siyang nahirapan sa pagsasalita. Naluluha akong tumango. Anong nangyari?
Sinong may gawa sa iyo nito? Ngunit umiling lang siya. Napaaway lang, he said simple. Puntong hininga na lang akong tumungo, at nalalayan na siya patayo. Sa huli ay wala akong makapang susi ng kotse sa kanya, kaya pinasok ko na lang siya sa dalang sasakyan. Sa biyahe ay tinanong ko ito kung saan siya tumutuloy. Pikit na ang kanyang mga mata. Nalaman kong doon pa rin pala sa dati naming condo unit. Ang balak ko ay ihatid lang siya, ngunit nang mapagtantong nag-iisa lamang siya sa tinutuluyan, ay hindi ko na kayang iwan lang siya doon, gayong kailangan niyang madaluhan. Tiniretso ko siya sa pamilyar naming kwarto noon, at binihisan. Kumuha rin ako ng basang bimpo para mapunasan siya. Ginamot ko ang mga sugat niya habang siya ay tulog. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ay marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Mahimbing na ang tulog niya ngayon. Napangiti ako. Hindi ko na malayang unti-unti ay nakatulog na rin pala ako sa kanyang tabi. Then I woke up the next morning, na halos nasa gitna na ako ng malaking kama. Agad akong napabalikwas, at agad inalala ang mga nangyari kagabi. Si Hector, siya ang una kong naisip. Pumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang topless na si Hector, dala ang isang bed table na may lamang breakfast. I bit on my lower lip. Bakit hindi siya nagdadamit dyan? Oo na at lalong gumanda ang katawan niya. Pero sana naman ay naisip niyang may bisita siya at babae pa. Good morning, nakangiti niyang bati. Dahan-dahan lang akong tumango. Lumapit siya sa kama. Habang nanatili naman akong nakaupo doon, nilapag niya ang bed table sa aking harapan. Aniya, kinuha ko ang kubyertos at unti-unting nagsimula sa pagkain. Kaso ay medyo nakakaasiwa naman, dahil tinitingnan niya lang ako habang kumakain. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Hindi ka ba kakain? Tanong ko. Umiling lang siya. Tapos na ako. Tumango-tango na lang ako. Awkward man ay tinapos ko ang pagkain. Hindi ko sigurado kung dahil ba talagang nagutom ako, o sadyang nasarapan lang ako sa luto niyang simple lang namang breakfast. Ako na ang magdadala nito pabalik sa kusina, aniya ng tangka akong tatayo mula sa kama. Tumango na lang ako at hinayaan siya. Hindi ba masakit ang ulo mo? Lasing ka kagabi, habol kong paalala sa kanya noong palabas na siya ng kwarto. Umiling lamang siya. Nakikita ko ang hindi maalis-alis na saya sa mukha niya. Bamantong hininga na lang ako at may naalala. Wala nga pala akong dalang kahit na ano, bukod dito sa suot kong damit. Tuluyan akong umalis sa kama, at lumabas ng kwarto. Sinundan ko siya sa may kusina and was greeted by his flexing back muscle. Habang may kung ano siyang ginawa sa may sink, nilingon niya ako nang siguro'y maramdaman ang presensya ko doon. May spare toothbrush ka ba? Medyo awkward kung paunang tanong. Umiling siya at sinabing, you can use mine, aniya na parang wala lang. Nagulat naman ako, ano, is he serious? Pero sa huli ay bumalik din ako sa kwarto, at iyon na nga ang ginawa. I used his toothbrush. Pagkatapos ay unti-unting hinubad ang mga saplot ko sa katawan, para makaligo. I already checked the closet. May mga damit pa ako doon. Naroon pa rin. Pinuksan ko ang shower at umapak sa baba nito. Maliligo na muna ako bago uuwi sa bahay. Kamusta naman kaya ang mukha ko kanina, habang magkaharap kami ni Hector? Ni hindi man lang ako nakapag-ayos muna, bago niya ako binati ng magandang umaga, at dinalhan ng pagkain kanina. Panay pa ang paninitig niya sa akin. Nakakahiya. Tapos kanina noong sinundan ko siya sa kusina, ay hindi ko man lang naisip ang tingnan muna sa salamin, ang sarili kong may muta ba ako o ano. Why am I realizing this just now? Napabuntong hininga na lang ako, at nagpatuloy sa pagligo. Pinatay ko muna ang shower, para abutin yung body wash, at makapagsabon na ng katawan. When I heard Hector manly voice from behind me. Oh, sorry. Nanigas ako at unti-unti siyang hinarap. Nasa hamba siya ng pintuan ng bathroom. How stupid of me, para makalimutang mag-lock. I tried to cover my bare chest with my arms. You didn't lock the door, nagtaas siya ng kamay. But his eyes were already wandering on my body. Hector, nagkatitigan kami ng ilang sandali. Bago kinain ng malalaki niyang hakbang, ang maliit na pagitan namin. Pagkatapos ay agad niya akong sinunggaban ng halik.
I tried to protest, but my body and it just won't cooperate with me. Muli niyang binuksan ang shower. Naramdaman ko na ang tiled na dingding ng bathroom sa aking likod. Sinandal ako doon ni Hector, at unti-unting inangat habang lalong nag-iinit ang aming halikan. Napabulong ako nang tuluyan niya akong may angat mula sa sahig ng banyo. As if my legs has its mind of its own, ay kusa itong pumulupot sa baywang ni Hector. I felt he's pressed against me, hindi pa man niya ito nahahawakan. I so badly want to remove his clothes nang siguro'y maramdaman niya iyon, ay binaba niya na ang tanging saplot. Hector, I call as I felt he's against mine. Pareho na kaming basang-basa ng tubig, dulot ng patuloy na pag-agos ng tubig mula sa shower. Dinala niya ako sa may sink na naroon, at nilapag ako doon. Ilang sandali niya pang pinagsawa ang labi sa mga labi ko, bago bumaba ang kanyang halik sa aking leeg, at pababa pa sa aking harap. I felt his palm cupping mine. I whisper, his hot and wet mouth covered the tip of my front, which just made me crazy. Then I felt a hand in my skin, making its way. Nagsimula siyang gawin ang mga nais niya, na lalo lang nagpabaliw sa akin. Hiningal ako nang maramdaman iyon. He pinched my body. Hector, panay na ang tawag kong napapalakas sa bawat tugtog ng musika. Sobrang init ng pakiramdam ko and I feel like I'll go crazy kapag hindi niya pinaabot sa akin ang gusto kong abutin. Kaya naman sinabayan ko na siyang sumayaw. Sinalubong ko ang bawat niyang indek ng tugtog. I groaned as I reached my world-shattering end. Tapos ay naramdaman ko rin ang init niya sa akin. Paulit-ulit na nag-replay sa aking utak yung nangyari sa amin ni Hector, nang umagang iyon sa dati pa naming unit. Napapakagat labi ako sa tuwi-tuwi na. Nakahiga ako ngayon sa kama dito sa kwarto ko sa bahay. After that heated morning ay nagpahatid ako kay Hector dito sa amin. Hindi kami gaanong nakapag-usap noon. My phone beeped for an SMS galing sa aking kaibigan. In her text, Carla told me na huwag ko na raw siyang samahan sa susunod niyang check-up. Nangunot ang noo ko at nagtaka, ngunit kalaunan ay muli na ring may nahinuha sa mga nangyayari sa kaibigan ko. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Isa pang mensahe na galing naman ngayon kay Anthony. He was sorry for being busy these past few days. Nireplyan ko naman na ayos lang. I was guilty, alright, lalo na kapag naiisip ko si Anthony, ang aking fiancé. Alam kong mali, pero bakit ganoon? I know it's wrong, but it still felt so right every time I'm with Hector. I sighed and decided to just put my phone down, nang muli itong tumunog para sa mensahe galing sa isang hindi kilalang number. Kumunot ang noo ko, at binuksan ang mensahe. Unknown number, can I call? Iyon ang nakalagay. Piglang bumilis ang tibok at unti-unting naghurumantado ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit siya agad ang naisip ko, gayong wala namang binanggit na pangalan itong nag-text. Ako, yes. I replied, a bit unsure of what I just answered. Para akong hihimatayin sa anticipation. And then my phone rang. Dahan-dahan kong dinala sa aking tainga ang phone ko. Hi, and then I was greeted by Hector's husky voice. I bit on my bottom lip.